Ang pagtitipong ito kanina ng Cebu Coalition Against the Pork Barrel System ang unang hakbang sa pagkalap ng pirma para sa People's Initiative na magbabasura sa pork barrel system. 5.7 million o katumbas sa 10% ng 52 million registered voters nitong 2013 elections ang target na dami ng pirmang makakalap. Pero paliwanag ni UP Law Professor Harry Roque, mahaba pa ang prosesong dadaanan ng mga pirma. Isusumiti pa sa COMELEC ang petisyon at beberipikahin ang mga pirma. Pagkatapos mabinifika, ipapanathala sa dyaryo, saka palang i-aanunsyo ng COMELEC ang plebisito kung saan dedesisyonan ng taong bayan kung tanggap o hindi ang sinusunong na petisyon. Pero kailangan muna ang mga pirma ay kumakatawan sa 3% ng botante sa bawat legislative district. Duda tuloy si Atty. Roque kung may pupuntahan ang People's Initiative. At pagkatapos pa niyan, ay wala pa rin kasiguruduhan na ma-adapt ng taong bayan o doon sa plebiscite na tatawagin yung proposition na minungkaki ng petisyon. Kahit pa ipagpalagay na bukas ay makalap ang milyon-milyong pirma, di rin ang aksyonan ng COMELEC. Nag-hearing lang kahapon tungkol sa pinapit. Pag dineclare ng Supreme Court na unconstitutional yung bidak tsaka tap, gano'n pa ipipit People's Initiative natin? Kahit ang nasa likod ng Million People March na si Vince Mezzatin ng Transparency and Accountability Network, tinatabangan sa People's Initiative. Sa tingin ko, sa mismong yung tinatawag ng legislative pork barrel, siguro hindi mo kailangan ng batas, kailangan ng political will. Dapat talaga i-pressure yung mga ating mga mambabatas na tigilin na yan. Mas pabor si Mezzatin na palakasin na lang ang loob ng bawat mamamayan na manihil sa bawat opisyal ng gobyerno para maging maingat sa paggasta ng pera ng bayan. George Carino, Patrol ng Pilipino.